Yo, what's up mga kasyot? Kamusta sa ating lahat dyan? Peace! Sa vlog ko na ito mga kasyot, magbibigay ako ng tips kung paano ang tamang pagbablog. Para sa ating mga nag-uumpisa pa lang sa YouTube o yung mga newbie dito sa YouTube world, magbibigay ako ng konting tips kung paano ang tamang pagkuha, pag-shoot sa ating mga vlog. Pero bago kumpisan mga kasyot, konting intro muna tayo. Yun mga kasyot, salamat at tinapos mo ang intro ko. So ito ngayon, uumpisa na natin kung ano ang mga tips na dapat nating gawin sa pagbablog. Una mga kasyot, bago tayo mag-record o mag-vlog, dapat check natin ang ating gagamiting camera kung ito ay full charge ba o hindi. Kung mahaba ang vlog na inyong gagamitin, siguraduhin may reserba kayong battery or yung gagamitin yung camera ay naka-full charge. Para kung sakali hindi kayo nagmamadali o hindi nyo iniisip na madaliin ang inyong pagbablog. Pangalawa mga kasyot, ito madalas kong nakikita sa ating mga vlogger o yung mga bagong vlogger, no? Pangalawa mga kasyot, napapansin ko sa mga nagbablog, lalo na ang mga gumagamit ng cellphone, is tinitingnan nila ang kanilang sarili sa monitor ng cellphone. O kumbaga hindi sila tumitingin sa lens. Imagine nyo mga kasyot, ganito kayo mag-vlog. Example ko to ah. Yo, what's up? Andito ako sa terrace ngayon. Shoutout sa lahat dyan. O diba mga kasyot, nating kayo sa gilid o sa tenga ng mga inyong manonood. Kailangan mga kasyot, dyan kayo sa lens nakatingin. Dahil yan ang sumisimbolo ng mga taong nanonood sa atin. Tuwing magsasalita tayo, itapat natin sa lens ang ating paningin. Doon tayo titingin. Dahil ang mga viewers natin, talagang mapapa-focus sila na may eye-to-eye contact kayo, di ba? Kung sa gilid ka nakatingin, parang tenga mo na lang ang kanilang kinakausap at mahalatang newbie ka. Wala namang masama sa pagiging newbie. Lahat naman tayo ay matututo. Kaya kung mapanood mo to, naway may apply mo sa iyong pagbablog. Pangatlo mga kasyot, lakasan natin ang ating boses. Huwag tayo mahihiya kapag nagbablog. Dahil isa yun sa mga sikreto ng mga talagang YouTuber. Dahil kung ihinaan natin ang ating boses, ganito ang mangyayari mga kasyot. Shoutout po sa ating mga kasyot dyan na sa ano, andito sa terrace po ako. Shoutout po sa inyong lahat. Nakakahiya po kasi may mga taong nakatingin sa akin. Huwag ganun mga kasyot. Kailangan lakasan mo ang iyong boses. At kung para sigurado malakas ang iyong boses, gumamit ka ng headset at itapat mo ang mic. Habang ikaw ay nagsasalita, kailangan focus ka sa iyong sinasabi. Di ka dapat nawawala-wala mga kasyot. Pero di naman may iwasan kasi yan minsan, di ba? Lalo na kapag ang vlog natin ay dire-diretso. Kahit sino namang bago ay dadaan sa proseso bago maging success o bago maging matuto, di ba? Dito tayo sa pangapat mga kasyot. Iwasan natin mga kasyot ang nawawala sa ating sinasabi o yung lilihis tayo sa ating topic sa vlog. Kagaya ng ganito, yung mga nauutal-utal tayo, iwasan din natin yan mga kasyot. Dahil ang maririnig ng ating mga viewers dyan ay puro mga ganyan, di ba? Kaya nito. Shout out mga kasyot. Ano ba 'yun? Ayun, nandito ako sa terrace. Ganun mga kasyot, iwasan natin ang di ba? At kung hindi naman tayo talagang nakakapag-isip kagad ng mabilis dahil minsan tayo ay nawawala sa ating sinasabi, dun yun na lang daanin sa cut, sa pag-edit nyo. Dahil mga kasyot, mas maganda sa nagbablog yung tuloy-tuloy yung sinasabi. Minsan rin naman ako mga kasyot, hindi ko naiiwasan ng ganung bagay. Kaya pinipilit ko na lang ayusin kapag ako ay nag-edit para bago ko i-upload, maganda ang finished product natin sa vlog. Ito pa mga kasyot,
bago kayo mag-vlog, kailangan sa gagawin yung content, mag-review-review kayo kahit papano o mag-research para pag hinarap na natin sa camera, maganda ang resulta ng ating mga sasabihin. Dahil hindi tayo pwede mga kashoot magbigay ng mga mali o kasinungalingan o kalukuhang mga salita. Dahil tandaan nyo, ang unang maniniwala sa atin ay yung mga viewers natin. Yan ay may apply nila sa kanilang sarili, lalo na solid ka-fans mo sila o solid na subscribers o viewers mo sila. Dahil lahat ng yung sasabihin ay kanilang paniniwalaan, minsan hindi, pero madalas ganun. Kaya nga tinawag tayong YouTuber dahil mga influencer na rin tayo. Ito mga kashot, para sa mga gumagamit ng cellphone, huwag nyo itayo ang cellphone nyo na parang nagsiselfie lang. Pwede yan mga kashot kung magti-TikTok kayo. Pag kayo ay magbablog, iwasan nyo itayo ang inyong cellphone mga kashot pag nagsushoot. Dahil may hirapan kayo makuha ang size ng YouTube. Dahil kapag yan ay in-upload nyo, makikita nyo na may space na kulay itim sa gilid. At napakaliit ng screen nyo mga kashot. Kaya dapat ang gawin nyo ay laging nakahiga. Huwag nakatayo, laging nakahiga. At gumamit din tayo mga kashot ng selfie stick o yung mga stand dyan para naman maganda ang ating makuha, di ba? Hindi yung mga kamay lang, dahil minsan mga kashot, ang kamay natin yung nanginginig o yung magalaw. Kaya hindi maganda ang kuha ng camera sa atin. Dahil minsan nagpapapangit mga kashot ang kuha ng vlog natin kapag magalaw ang ating camera. So yun mga kashot ha. Tips ko lang to para sa mga baguhan o mga newbie na kagaya ko. Naway may apply natin to lahat o kahit yung ilan lang. May apply natin sa ating pagbablog. Naway makatulong kahit konti sa iyo. So yun mga kashot, salamat sa pagsuporta, salamat sa panunood, sa oras na binigay mo sa akin. At kung di ka pa nakasubscribe mga kashot, subscribe mo na yan at hit mo na rin ang notification bell button para sa susunod na mga video ko, ikaw ang unang makapanood. At maging kashot na kita, shot mo ako at shot na shot tayo dalawa. At tandaan mo lagi mga kashot, good vibes everyday, okay, peace!